So hi guys, welcome back. Ngayon guys, i-share ko sa inyo yung full video kung paano maiwasang ma-hack ang ating mga Facebook account. Yung unang share ko sa aking Reels video ay yung login alerts lamang po. Mayroon pa pong isang way para ma-notify po kayo bago pa nila mabuksan yung account ninyo, ma-hack yung account ninyo. So ang gagawin natin, pumunta tayo sa settings ng ating cellphone. I-click po natin yung password and security. Tapos ito guys, makikita nyo itong two-factor authentication. Dapat meron kayo nito. Meron at meron kayo niyan. Ayan. For example, ayan, i-click niyo yan, mamimili po kayo dyan. Authentication app po yung ginagamit ko. Pero pwedeng text message po yung gawin ninyo. So i-click lang po ninyo yan. Tapos i-click ninyo yung continue. Text message, kailangan active po yung number na gagamitin ninyo guys. So ayan, active pa naman yung number ko. So ayan, i-continue ko lamang po yan. Ayan mga ate. Pwede rin kayong mag-add ng number. Tapos doon po sa number ninyo, mayroon po silang isi-send na code. Wait lang po, hanapin ko yung SIM card ko. 330385. So ayan guys, after nyan, i-click lang po yung done. Then i-click mo yung continue. So ayan, din hihingin po yung password ng inyong Facebook. Ano na nga ba ang password ng aking Facebook? So ayan na yung password ng aking Facebook. Si continue po natin yan. So ayan, nakaset na po yung two-factor authentication sa number ninyo. Ayan, pwede nyo yung palitan yan kung wala na po yung number ninyo. Then after nyan, puntahan po ninyo yung setting up extra security. Ito yung get alerts about unrecognized login. So ayan guys, dapat meron po kayo nyan nakaset para mayroon kayong ma-receive na notification sa inyong Facebook or mag-add kayo ng inyong email address. So ayan guys, pwede kayong mag-add ng email address para gamitin nyo sa login alerts. Bukod po dun sa email address at saka dun sa notification sa Facebook, yan po yung pwede ninyong magiging alert. So pag nailagay po ninyo dyan yung email ninyo, tapos i-continue lang po ninyo, i-follow lang po ninyo yung steps dito na makikita nyo sa inyong screen. Hindi na po ako maglalagay ng email address dahil wala po akong naka-prepare na email at gamit na po yung aking mga email address. Ayaw na pong pumasok. So ayun guys, ganun lamang po yung gagawin natin.